Bago pa dumating si Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas, kultura na ng ating mga ninunong Tiboli ang paghabi ng tela na kung kanilang tawagin ay pinalak. Sa maniwala kayo't hindi, ang mga disenyo at laro ng kulay sa mga telang pinalak ay hango daw ng mga Tiboli sa kanilang mga panaginip. At para pagyamanin ang kanilang kultura, makulay din at masigla ang taunang pista ng tinalak. Para kaming tinalak eh, no? We succeeded in weaving ourselves into one tapestry. Masayang panoorin ang masisiglang sayawan sa saliw ng nakaiindak na tugtog sa Timog Cotabato tuwing piyesta ng tinalak. Pero hindi nawawaglit ang dahilan kung bakit pinagbubunyi ang araw na ito. Isang telang naglagak sa probinsya sa gitna ng pandaigdigang entablado ng estilo ng pananamit, ang tinalak. First, gusto naming i-celebrate. Na-try people kami. Meron kaming IP. Yan, Tibolit sa Kablaan yan. Maguindanaon tribe that represents the Muslims. Then meron kaming lowlanders, tawag namin. Ang totoo niyan, mga settlers galing ng Luzon, Visayas. Itong lugar ng probinsya ng South Cotabato, hindi totoong yung mga tribo at ibang relihiyon di magkasundo. Para kaming tinalak eh, no? We succeeded in weaving ourselves into one tapestry. Dilamugut mangay! Mga Tiboli, isang grupong etnikong naninirahan sa paligid ng makapigil-hiningang Lake Cebu, ang naghahabi ng telang tinalak. Malanda ka na, sir. Malanda ka na. Kana, sa pagtulog namin, yes, sa taganay, tao taganay, sa kanal. Kung ano yung disenyo yung mapapanalimipan. Kundi tubutuko na mawado, to kana. Yun ang gagawin namin. Binansagang dream weavers ang mga Tiboli. Pero hindi lang ang kanilang panaginip ang nagpapaganda sa mga telang ipinagmamalaki. Ito'y bunga rin ng masusing proseso na nagsisimula sa mga plantasyon ng abaka. Major program na namin yung abaka expansion, no? So para ma-sustain din natin yung demand sa commercial fiber, kasali na doon yung para sa raw fiber ng tinalak. Matapos paghiwa-hiwalayin ang mga hibla ng abaka, tatalian ng naaayon sa disenyong gustong mabuo. Isang natural na jobos o pangkulay na galing sa ugat ng halaman ang ginagamit para kulayan ng mga hibla ng tinalak. Ang kulay pula, simbolo ng katapangan at pagmamahal ng mga Tiboli. Itim naman para sa kanilang pagpupunyagi. Yung nakatali, pag niluto, yun ang magbibigay ng disenyo. Yung hindi nakatali, yun ang lalabas na puti. Kadalasang tumatagal ng isang linggo mula pag-ani ng abaka hanggang sa matapos ang paghahabi. Sa mga panahong ito, pinagbabawal umano ng tradisyong Tiboli ang pagsiping ng babae sa kanyang asawa. Hindi lang ang mga tradisyong ito ang buhay pa rin sa kultura ng mga Tiboli. Ang struktura po ng Tiboli tribes ay magkaroon ng maraming asawa. Basta may marami kang ibigay ng duri. May kabayo ka, may marami kang kalabaw. Kung kaya mo na buhayin yung babae, walang limitasyon. Si Odos Tiwan Angkoy, 64 na taong gulang. 10 ang mga kabiyak ni Odos. Ano yun, ito yan, naani Shadya, naani Iwadag, Nibalan, Chakwan, Bisita. Umabot ng 14 ang kanyang mga asawa. Yun nga lang, pag medyo malala na ang away mag-asawa sa mga Tiboli, pwedeng isoli si babae sa mga magulang. Ibabalik din ang dote na kadalasay lampas 10 kabayo, lampas 10 kalabaw. Pero kahit hindi pantay-pantay ang dote, ang sustento, wala raw selosan sa mga asawa ni Odos. Hindi ba pantay-pantay ang binibigay niyang sustento?
Pamilyahan, sa kwan nga, ang tuwa. Depende sa pamilya kung marami o isa lang ang anak. Parang magkakapatid na kami kung magtulingan. Kaya tuwing kumpleto ang mag-aanak ni Odos mula sa kanyang 32 taong gulang na panganay hanggang sa 6 na buwang bunso, masaya sa lugar ng mga angkoy. Kaya lalong hindi dapat husgahan, nakakagulat o nakabibilib man ang kaugaliang kinasanayan na ng mga tibuli.